inumpiska ng mga kawani ng Barangay Old Balara sa Quezon City ang mga nilalaro at ibinibentang lato-lato sa lugar. Marami na raw ang nagdereklamo sa ingay nito at nakakaapekto sa kalusugan ng mga bata. Saksi si Marisol Abdurrahman. Maingay sila tuwing hapon, mga bata. Grabe. Pag sinasaway mo hindi man nakikinig. Ganyan ang pag-angal ng ilang residente sa Barangay Old Balara sa Quezon City. Kaya ipinagbawal na ng pamunuan ng naturang barangay ang paglalaro ng lato-lato base sa kanilang executive order. Isinalang-alang din daw nito ang sinabi ng FDA sa maaaring epekto nito sa kalusugan ng mga bata at para hindi anila pagmula ng mga away. Meron pa po tayong work from home, nakakaabala po sa kanilang trabaho. Kanina, nag-ikot ang mga kawani ng barangay para maghanap ng mga naglalaro ng lato-lato. Mga bata, ang mga laro ang lato-lato, surrender nyo na. Hindi nyo naman yan mapaglalaruan. Bago mag-ikot ang mga taga-barangay ngayong araw, ay nagpaalala na sila sa mga residente ng Barangay Old Balara ilang araw na ang nakalilipas na mahigpit nang ipinagbabawal ang paglalaro ng lato-lato. Kaya ngayon, nangungumpiska na sila kasabay ng pagbibigay nila ng kopya sa nasabing kautusan ng barangay. Karamihan naman sa mga bata kusang ibinigay sa mga taga-barangay ang kanilang lato-lato. Nak, paano yun? Wala ka ng larong lato-lato. Okay lang po. Bakit sinunod mo yung lato-lato mo? Sabi po ni mama eh. Wala ka ng laruan. Kasi pwede naman po maglaro sa mga kalaro ko. May ilang hindi na nga lumabas ng bahay sa takot na mahuli. Pero ang isang taong gulang na batang ito, nag-iiyak nang makita ang mga taga-barangay at hindi isinuko ang lato-lato. Bigay mo na! Mahuli si mama! Bigay na? Bigay? No. Ayaw. Sige. Huwag na. Sinuyo din ang mga taga-barangay, pati mga tindahan para mangumpiska. Pasensya na po ha. Kukumpiskahin na po namin ito. Bawal na po ito ngayon. Bago na po magto natin. Hindi na po kami sanay dyan natin. Binigyan ng notice of violation ang mga tindahang nahuliang nagbibenta ng lato-lato. Ang mga nakumpiska naman, dadalhin sa material recovery facility ng barangay para i-recycle. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Mga kaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.